Uy, sinet up tayo, isang Marcos at ikaw daw isang anti-Marcos. Ngayon, itanong mo kung anong gusto mo. Go! Sa panahon po namin ngayon, ma'am, marami po kami nababasang libro. Nababasa po namin kung ano po yung mga nagawa ng tatay ninyo noong panahon ng martial law. Kaya po, ang una ko pong tanong sa inyo, ma'am, ay wala po ba kayong balak mag-sorry sa mga nagawang kasalanan ng tatay ninyo? Sa totoo lang, sa aming pamilya, ako yung pinakamadaling kausap. Sorry ako ng sorry. Paano, dami kong palpak. Nako, pag halimbawa, di ba, inilabas mo yung paa mo, natapilok yung tao, magsusorry ka kagad. Eh wala ka namang pakay na mahulog yung tao, pero magsusorry ka kasi nasaktan eh. Ngayon, yung pagiging pangulo, yung presidency na yan, maraming nasasaktan, maraming mahirap na desisyon. Pero never ko naman kasi naririnig yung tatay ko na nagsasabi na patayin yan, saktan yan. Wala namang ganun eh. Ako na mismo, aaminin ko, marami talagang tao na kung ano-anong ginawa na di naman namin kontrol yun. Pero kung may nasaktan, ako na mismo ang magpapaumanhin. Ako na. Ako, I mean. At talagang kung makapagbigay sa kanila ng konting kagaanan ng loob, ano ba naman ako na pagkaitan yun? Malaking bagay yun eh. Ito naman po, ma'am. Taon-taon lumalabas yung mga issue po tungkol sa pamilya nyo, kahit hindi election. Kaya po, ang tanong ko, ma'am, ano po yung masasabi nyo tungkol sa mga kaso at demanda laban sa pamilya ninyo? Sa politika, marami talaga mapaghiganti. Nag-umpisa yan, higit sa 4,000 yata yung kaso. Ngayon, kaunti na nga lang eh. Mga ilan po yan, ma'am? Siguro hindi na mabilang sa... Mga 100 po? Ay, wala. Wala na. Mabibilang na sa isang kamay. Laban-laban na lang. Tis-tis na lamang. Ma'am, bakit parang gustong-gusto niyo pong makabalik ng Malacanang? Linano niyo po ba to? Ako? Hindi naman gustong-gustong bumalik doon. Eh, galing na kami sa Malacanang, di ba? Eh, para sa akin, ang gusto kong ibalik, yung dangal ng pangalan namin, ng apelyido at pamilyang Marcos. Kasi, ang bigat ng pamana sa amin, lahat na lang ng ginawa ng tatay ko masama daw, at kami walang silbi. Hindi naman siguro. Sa totoo lang, tonto ako ngayon eh. Kasi nagugulat ako, hindi pala kami totally nawala sa puso. At kahit papano, nandyan pa rin sa puso ng tao, hindi pa nakakalimutan. Marami dyan, eh talagang minahal kami mula sa umpisa hanggang sa ngayon. Kaya alam niyo, yung Malacanang na yan, eh parang lugar lang yan eh. Yung mahalaga, yung puso at pagmamahal ng tao. Ano po kaya yung pwede ninyong sabihin sa amin sa mga kaedad ko po na may hate? Na may hate po sa inyo para mabawasan o kaya mawala po yung nararamdaman naming hate kahit na hindi talaga namin naranasan yung mga naranasan noong panahon ng martial law. Ganito, tuloy-tuloy lang tayo mag-usap, pakinggan mo ko, papakinggan rin kita, baka may matutunan tayo sa isa't isa. Sa hunot dulo nito, lahat tayo Pilipino, magtutulungan. Tayo rin maghahanap ng solusyon para sa ating bayan. Tama ka. Taon-taon nga, may EDSA celebration, pinapakita yung galit. Pero sa amin, wala naman kayo naririnig. Hindi namin dinalabanan yan. Hindi kami naghihigante kasi ayaw namin yung nagagalit ng tao. Sabi nga ng tatay ko, kaya yun, nung EDSA, iba kasi yung kwento namin dahil nung tinatanong ng mga sundalo kung magpapaputok na sila at ikakalat na yung mga tao doon, sabi ng tatay ko, alam ninyo, kaya kong bumaril at makipaglaban sa hapon, sa mga dayuhan. Pero kapwa Pilipino natin yan, hayaan mo sila. Tayo muna ang umalis hanggang huminahon. Hindi ko maintindihan. Tinanong ko sa kanya, bakit? Bakit gaganituhin na lang ba tayo? Sabi ng tatay ko, ay me. Matapang ako kapag dayuhan ng kalaban natin. Hindi natin kalaban yan.
kapwa Pilipino, pare-pareho lang tayo. Huwag natin aawayin. Umalis na muna tayo. Umalis na muna tayo para walang gulo. Huwag natin aawayin kailanman. Kaya kami, ako hirap na hirap, pero yan ang turo ng tatay ko. Huwag aawayin. Kaya ikaw, huwag mo na akong awayin, ha? Ha? Ha?